nabasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, mula sa bundok ng Kor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, "Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito." Dahil dito, sila'y pinadalha ng Panginoon ng makamandag na ahas at sino mang matuka nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, "Nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito." Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. "Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang tikim at sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay." Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas ngunit tumingin sa ahas na tanso ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdain. O huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusa't hilahin. Pag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y makahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ito'y matitiktik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Dinggin mo ang aking dasal pagsamo ko'y paunlakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako yayaon, hahanapin ninyo ako ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahato laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako maiiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Talagang matigas ang ulo ng mga Israelita. Kapag dumadating ang pagsubok, nawawala ang kanilang tiwala na mahal sila ng Diyos at na gusto niya ay walang iba kundi ang kanilang kabutihan. Nangyari yan sa kanilang paglalambay sa disyerto. Ayaw silang padaanin ng Diyos. Ayaw silang padaanin ng mga taga-Edom sa kanilang lugar, kaya inilihi sila ng Diyos sa mga ito upang makaiwas ng gulo. Sa paikot-ikot na paglalakbay nila,
nainis ang mga tao. Pinagbintangan nila si Moises na masama ang balak niya, na masama din ang balak ng Diyos sa kanila, na siyang gumagabay kay Moises, na inilabas sila sa Ehipto upang patayin lang sa disyerto. Wala na daw silang makain kundi ang mana, ang tinapay na galing sa langit. Pati ito'y pinagsawaan na nila. Wala na raw silang mainom. Sila na pinainom ng tubig na galing sa bato. Sa harap ng mga himalang ito, hindi pa sila naniniwala na ang kabutihan lang nila ang gusto ng Diyos. Dahil sa kanilang pagreklamo, pinadalahan sila ng Diyos ng makakamandag na ahas. Marami sa kanila ay natuklaw at namatay. Doon lamang sila natauhan na nagkakasala na sila. Kaya si Moises na kanilang inireklamo ay kanilang hiningan ng tulong na ipagdasal na paalisin na ang mga ahas. Si Moises naman ay napakamaamo. Wala nang tagong kasing amo ni Moises. Hindi siya nag-react sa reklamo ng mga tao. At sila nga ay kanyang ipinagdasal. Pinagawa siya ng Diyos ng ahas na tanso. Isang larawan ng ahas na tumutuklaw sa kanila. Ipinalagay ito sa isang tikin na itinayo sa gitna ng kanilang templo. Kung sino ang natuklaw ng ahas at tumingin sa ahas na tanso, hindi siya mamamatay. Ang larawan ng ahas na siyang parusa nila, ang siyang naging kaligtasan nila. May malalim na kahulugan ang ahas na tanso na itinataas sa gitna ng kampo nila. Ito ay tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya na kapag naitaas na siya, ay makikilala siya na Panginoon. Ang krus ay parusa sa mga kasalanan. Pero nung si Jesus ay itinaas sa krus, siya ay naging kaligtasan. Sa pagtataas sa kanya sa krus, kaya siya nakilala ng opisyal ng mga Romano na siya nga ay anak ng Diyos. Ayaw natin ang kahirapan. Pero sa plano ng Diyos, pati ang kahirapan na dinadaanan natin ay nagiging daan para sa ating kabutihan. Akala ng mga bata, pinapahirapan sila ng kanilang mga magulang sa pagbabantay sa kanila na mag-aral sila. Pero later on, nakikita nila na ang pagiging stricto ng mga magulang nila ay daan sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Ang krus ang ating kaligtasan. Panginoong Diyos, huwag sana kaming mag-alangan sa pag-ibig mo sa amin. Manalig sana kami sa iyo na ang kabutihan lamang namin ang iyong gusto para sa amin, kahit na nandyan ang krus at kahirapan sa aming buhay. Ito po ang gandang araw, mga kaparokya. Tuesday na naman po, kaya tara magnilay po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Paranaque. Meron po tayong kasabihan, meron po tayong kataga. Malalaman mo lamang ang halaga ng isang bagay kapag ito ay nawala na. Oo nga naman. Kapag nag-brown out, nawala ng kuryente, doon mo lang makikita ang value ng kuryente. Pag naputulan kayo ng tubig, doon mo lang makikita ang value ng tubig na madalas pinababayaan lang natin at tuloy-tuloy lang. Kapag nawalan tayo ng internet, hindi ba parang hirap ng buhay, hindi ka makapag-share sa Facebook, nakikita mo nga yung value ng bagay na nawala. Noong panahon po ng pandemic, like last year and 2 years ago, hindi po ba mga kapatid, hindi tayo nakapunta na misa kasi pinagbawal po tayo? Doon lang natin na-realize yung value po ng banal na misa. E paano pa kung tao? Yung nag-aalaga sa'yo, yung concern sa'yo, yung nagmamahal sa'yo, tapos biglang nawala, makikita mo lang yung value niya kapag wala na siya. Oo nga no, malalaman mo lang ang halaga kapag ito'y nawala na. Ito ay isang life lesson na matututunan natin sa ating gospel reading today. Ang ating gospel po ay continuation po ng tila paglilitis, ng pagtatanong ng mga pariseyo tungkol kay Jesus. On 3 grounds. Una, sa kanyang identity. Sino ka ba? Bakit ka ganyan? Saan ka nang galing? Ikaw nga ba talaga ang anak ng Diyos? Ikaw ba ang Mesiyas? Pangalawa is his authority. Saan ba nang galing yung kapangyarihan niya? Bakit siya ganyan magsalita? Bakit ganyan siya gumawa? At yung pangatlo, yung sasabing authenticity. Totoo ba? O peke? Itong si Jesus.
sapagkat sa kasaysayan ng bayan ng Israel at kahit sa panahon ni Jesus, maraming mga pekeng propeta at mga nagsasabi na siya ang Mesiyas. Pero sa totoo, hindi naman pala. At mga kapatid, para linawin ang mga katanungan ito ng mga Pariseo, ginamit ni Jesus ang katagang, I am who I am. Narinig natin ang katagang ito sa aklat ng Exodo, kung saan pinakilala ng Diyos, ni Yahweh, ang kanyang sarili kay Moises doon sa sinasabing burning bush. At sinabi ni Moises, ano pangalan na sasabihin ko sa bayan ng Israel? Anong sabi ng Diyos, ni Yahweh? Ako, si ako nga. Magandang balikan po yung Hebrew translation po nito Eye asher eye. Nang ibig sabihin po ay, I am present and ready to act. Nandito ako at handa ko kayong tulungan, handa ko kayong iligtas. Napagandang kataga at ibig sabihin ni Jesus, pinapakilala niya sa mga Pariseo na bilang anak ng Diyos, nandito siya, hindi siya nangiiwan at nandito siya para tulungan tayo. Pero alam niyo mga patid, sa huli, ang masaklap na katotohanan, hindi po nila kinilala si Jesus. Hindi nila kinilala ang kanyang kapangyarihan. Hindi nila kinilala na siya ang katotohanan na siya ang anak ng Diyos at ng Mesiyas. Minsan po mga patid, real talk lang, para din tayong mga Pariseo. Minsan nakakalimot tayong magpasalamat sa Diyos. Minsan nakakalimot tayong magpakumbaba. Minsan, ang bilis nating maghanap ng iba. At mga kapatid, sana po tumatak sa ating puso yung kataga na malalaman mo lang ang halaga kapag ito'y nawala na. Huwag nating hayaan na katulad ng mga Pariseo, hindi nila nakita, nakilala si Jesus. At mga kapatid, ang tanong sa pagninilay natin, paano natin maiwasan yan? Tatlong letter A. Unang letter A, acknowledge. Ngayon pa lang, habang nandyan pa, kilalanin mo na ang halaga. Huwag mo nang i-take for granted kung ano yun nandyan. Pasalamat tayo. Mag-appreciate tayo. I-acknowledge natin ang pagkilos ng Diyos na may halaga ito. At huwag nating baliwalain. Lalo-lalo yung mga taong pinabadala sa atin ng Diyos na ipapakita sa kanila, sa atin, na nagmamahal siya. Pangalawang letter A, appreciate. Matutong magpasalamat sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, bata pa lang, di ba, tinaturuan na tayo ng mga magulang natin? Pag may binigay sa atin, what do you say? Thank you. Appreciate. Sabi nga po, no? Bakit minsan kung kailan wala na yung tao, doon pa lang tayo mag-appreciate? Pag nawala na, doon pa lang tayo magsasabi ng magagandang salita. Huwag naman po sana humantong tayo sa trahedyang ganito. Na kapag wala na, doon pa lang sasabihin ng magandang salita na sa kasamang palad, hindi na maririnig ng taong binibigyan natin ng appreciation. Pangatlo't panghuli letter A, affirm. Ipaalam na po natin ang kabutihan ng isang tao. Sa pagpapaalam ng kabutihan, sa pag-recognize sa kabutihan, alam niyo mga patid, you inspire that person to continue to be good. Ini-inspire natin ang tao na patuloy na maging mabuti. Huwag na po nating withhold yung affirmation. Huwag na nating ipagpabukas pa yung affirmation. Kung ano yung kabutihan pwede mong gawin sa ngayon, gawin mo ngayon na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Baka mawala na yung tao, baka hindi na natin magawa yung pagpapahalaga. Sa Hotline with the Lord, I invite you, my dear friends, for sure you'll be able to think or remember one person you're thankful for that sometimes we tend to forget. Isang tao na pinagpapasalamat natin ng sobra-sobra, pero minsan, siguro nahihiya tayo, natatakot tayo, nakukornihan tayo, ayaw nating gawin. Pagdasal natin ang taong ito. Let me pray for you and pray over you. Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat kami sa iyong pagpapakita ng halaga sa amin. At higit sa lahat, pagturo sa amin na pahalagahan ka bilang manunubos, bilang Mesiyas. Panginoon, humingi kami ng tawad. Minsan nakakalimot kami sa iyo. Nakakalimutan namin kung gaano ka kabuti. Nakakalimutan namin kung gaano ka umaalalay at nagmamahal sa amin. Panginoon, humingi kami ng tawad kasi minsan nakakalimot kami pagpasalamat sa mga tao sa aming paligid na naging mabuti sa amin. Sometimes we take them for granted. Sometimes we forget them. Kasi nahihiya kami, natatakot kami. At marami pang dahilan. Panginoon, sa ilang sandali, sa pag-alala namin ng mga taong ito, na dapat namin pasalamatan, na madalas namin nakakalimutan, Panginoon, patnubayan mo sila, gabayan mo sila, bigyan mo sila ng pagmamahal,
nang sa gayon patuloy sila maging mabuti sa amin at sa bawat isa. Hindi namin ito sa aling Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Thank you.